Isinailalim sa pagsusuri ang mga software na gagamitin ng COMELEC para sa transmission ng resulta sa eleksyon 2019. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Dati isinagawa ngayong umaga ang trusted build para sa transmission ng resulta ng eleksyon 2019. Dapat ay noong nakaraang buwan pa ito ginawa, pero kailangan may rekomendasyon muna raw ng COMELEC Advisory Council at aprubahan muna ng COMELEC Anbang. Ang Smartmatic lang ang nag-bid para sa transmission ng resulta ng eleksyon. Ang trusted build ay pag-assemble ng program para sa lahat ng components ng isang software na nagawa na ng review. Ang review ay ginawa ng isang kumpanya sa Amerika. Naka-livestream ang kumpanya kanina sa harap ng media at ilang taga-COMELEC para sa trusted build. Tiniyak ng kumpanya sa Amerika at ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo na isang IT undergraduate at sinaksihan ng source code review sa Amerika na walang malicious code na siningit sa software. Naka-display rin daw ang hash code sa website ng COMELEC para makita ng lahat na ang ipinapakitang resulta ng COMELEC ay yun talaga ang boto. Ang transmission router magpapadala lang ng resulta at hindi magsa-store ng data. Ang magre-record lang kasi ng data ay ang server ng COMELEC. Target ng COMELEC na magkaroon ng 100% electronic transmission ngayong eleksyon 2019. Noong eleksyon 2016, halos 97% ang electronic transmission. Noong eleksyon 2010, 91%. Habang noong eleksyon 2013, 76% lang. Signal ng telco ang problema sa hindi pag-transmit ng mga makina. Kaya nagamit pa rin ang COMELEC ng mga satellite. Pero kailangan hindi maulap. Sabi rin ni Casquejo, kasama sa trabaho ng Smartmatic sa transmission, ang pagtiyak na maganda ang signal ng mga telco. Nakabantay rin daw ang PNP at AFP sa mga pwedeng sumabotahe sa signal. Sakaling walang signal sa isang lugar, lilipat ang Board of Election Inspector sa pinakamalapit na presintong may malakas na signal para mag-transmit. Babantaya naman sila at sasamahan ng PNP. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.